Ang kanibalismo ay itinuturing na isa sa mga pinakamabangis na krimen, kagaya rin ng sunod-sunod na pagpatay. Ang pagkain ng laman ng tao ay nakikita bilang isang paglabag sa pinakapangunahing karapatang pantao at isang pag-atake sa dignidad ng biktima. Ito ay nakikita bilang isang matinding anyo ng aggression at isang sukdulang kawalang-galang. Madalas na lumilitaw ang kanibalismo sa animation sa Japan. At sa bansang ito, naging isang celebrity ang isang lalaking gumawa ng brutal na pagpatay at kumain ng laman ng isang babaeng dayuhan. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang kaso ni Sagawa Isii, isang Hapon na nakaligtas sa kanyang kanibalismo sa France ngunit akagawa ng kanyang pangalan sa kanyang sariling bansa. Nagsisimula ang kwento ngayon sa kakahuyan ng Bologna, isang malaking pampublikong parke sa kabisiran ng France sa Paris noong June 13, 1981. Nang matagpuan ng dalawang locals habang nagja-jogging sa tabi ng lawa, ang dalawang maletang may laman ng pinagputol-putol na katawan ng babae sa loob. Matapos masuri ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen, agad na nagsagawa ng pagsisiyasat upang mahuli ang salarin. Nakatanggap ng maraming tip ang mga pulis tungkol sa natagpuang maleta galing sa mga testigo. Pero isang tip ang talagang nakakuha sa kanilang atensyon. Isang tip na galing sa isang taxi driver. Ayon sa taxi driver na yon, may napasahero siyang isang maliit na lalaking Asian noong June 13. Dagdag pa ng taxi driver na nagulat siya sa kung gaano kabigat ang mga maleta nang tulungan niya ang lalaking ikarga ang mga yon sa loob ng trunk. Ayon sa taxi driver, parang may kakaibang pakiramdam siya tungkol sa mga maleta. Kaya naman, pabiro nang tinanong sa lalaki kung pupunta ba ito sa parke upang magtapo ng katawan. Batay sa paglalarawan ng taxi driver sa lalaki, gayon din kung saan niya ito nakuha, may suspect na ang mga pulis. At noong June 15, nagsagawa ang mga pulis ng surprise raid sa bahay ng suspect. Nakita nila ang laman ng taong nakasalang pa sa kawali at ang ID card ng biktima. Agad na inaresto ng mga pulis ang lalaki. May mapayapa itong ekspresyon ng mukha at walang kahit isang indikasyon ng pagsisisi. Ang biktima ay 25 years old na si Rini Hartevelt, isang international student mula sa Netherlands sa Sorbonne University. Pinatay si Hartevelt noong June 11, 1981 nang bumisita siya sa bahay ng 32 years old na si Sagawa Isii na nasa parehong doctoral program kagaya niya. Humingi kasi ng isang pabor si Sagawa kay Hartevelt. Nagpatulong itong i-interpret ang isang German poem. Naging kaibigan ni Hartevelt si Sagawa matapos itong makisempat siya sa lalaki sa pagiging isang lonely foreigner. Pero hindi pakikipagkaibigan ang pakay ni Sagawa, kundi gusto niyang kainin si Hartevelt. Kaya naghanda siya ng kutsilyo, automatic cutter at handgun. Inanyayahan niya si Hartevelt na pumunta sa bahay niya. Pero hindi nagtagal, sinubukang hawakan ni Sagawa ang mga suso ni Hartevelt sa pagtatangkang makipagtalik. Subalit tinanggihan ito ng dalaga. At yun ang nagtulak kay Sagawa upang barilin si Hartevelt sa ulo. Saka isinagawa ang necrophilia sa katawan nito. At pagkatapos sa kanya pinaputol-putol ang katawan ni Hartevelt. Kinuhanan pa ni Sagawa ng 30 larawan ang mga ito upang idokumento ang proseso. Pinili ni Sagawa ang mga bahagi ng katawan ni Hartevelt na maaari niyang kainin. Iniimbak ang ilang mga laman sa refrigerator at niluto naman ang iba pang bahagi. Matapos maaresto, sinabi ni Sagawa habang nakaposas na matindi ang pagnanasa niyang kainin si Hartevelt dahil naniniwala siyang kapag kinain niya ang babae habang buhay na itong magiging bahagi niya. Sinasabing dumadana si Sagawa ng sexual perversion disorder bago pa man niya magawa ang krimeng ito. Nagsimula raw siyang maging interesado sa kanibalism nang ipakita sa kanya ng kanyang tiyuhin ang isang fairy tale book na may kwento ng pagdukot sa mga bata at niluluto ang mga ito sa isang palayok para kainin. Nagsimula siyang magka-interes sa kanibalismo noong nasa high school siya at dahil dito kailangan niyang pumunta ng psychiatrist. Noong panahon yun, itinuring lang ng psychiatrist na insignificant ang kalagayan ni Sagawa. At pagkatapos noong 1972, pinasok ni Sagawa ang bahay ng isang babaeng Aleman na nasa middle age noong 22 years old pa lang siya. Yon ay noong nag-aaral pa siya sa Waco University at layunin talaga niyang kainin ang babae.
Sa kabutihang palad, naramdaman ng babae ang presensya ni Sagawa at nagising mula sa kanyang pagkatulog. Nagawa niyang madaig ang maliit na si Sagawa at nakatakas. Ang akala ng lahat ay panggagahasa ang layunin ni Sagawa, pero ang totoo, gusto niya lang talaga itong kainin. Ito ay ayon sa isinulat niya sa kanyang autobiography sa kanyang mga huling taon. Ang kaso niyang yun ay binayaran sa pamamagitan ng settlement money na binigay ng kanyang amang si Sagawa Akira, ang presidente ng Kurita Water Industries. Nagkaroon ng inferiority complex si Sagawa dahil napakaliit niya. 4'11 lang ang taas niya at tumitimbang ng 48 kilos, mas maliit pa kaysa sa karaniwang babaeng Hapon. At yon ang dahilan kung bakit naaakit siya sa mga matatangkad na puting babae. Ang pagkaakit na ito ay hindi isang romantikong pakiramdam, ngunit sa halip ay isang kakilakilabot na pakiramdam ng gustong magluto at kumain ng kanyang mga ideal women. Matapos mahayag ang krimen ni Sagawa ECE, gumawa siya ng kakaibang pahayag na di umano'y naging miserable siya at nakakakuha ng lakas sa pamamagitan ng pagkain ng mga Western women. Ngunit naging komplikado ang kaso dahil sa katotohanang ito ay may kinalaman sa isang Japanese suspect at isang Dutch victim sa France. Ayon kay Sagawa, naginawa niya ang krimen dahil sa kagustuhang kumain ng laman ng tao. At dahil sa sinabi niyang ito, ipinasok siya sa isang ospital sa loob ng humigit kumulang 2 taon para sa isang psychiatric evaluation. Kumuha naman ang ama ni Sagawa ng isang abogado na siyang umasikaso sa kaso dahil nakulong si Sagawa sa ospital ng 2 taon habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Nang maglaon noong October 1982, sinabi ng korte ng Pransya na si Sagawa ay hindi na magagamot dahil wala siya sa tamang pag-iisip at nagpapakita ng mga sintomas ng pagkabaliw. Ibinaba ng hukom ang kaso at ikinulong si Sagawa sa Henry Collins Psych Ward nang walang katiyakan. Pagkatapos noong 1984, hindi inaasahang nagpa siya ang mga otoridad ng Pransya na i-deport si Sagawa sa Japan. Napagpasyahan nilang i-deport si Sagawa dahil may napakaraming kritisismo tungo sa pagpapawalang sala sa kanya sa France. Ang mga lokal ay mapanguyam din sa katotohanang ang biktima ay hindi isang Pranses. Ipinangako sa pamilya ni Hartevelt na si Sagawa ay haharap sa paglilitis sa Japan at hinding-hindi na pakakawalan. Ngunit ang kabalintunaan, dahil ang akusasyon ni Sagawa ay binawi sa France, ang mga dokumento ng korte ay silyado na naging imposible naman para sa kanya na malitis sa Japan. Bilang karagdagan, inilipat si Sagawa sa ospital ng Matsuzawa sa Tokyo. Ngunit ang mga psychologist na nagsuri sa kanya ay idineklara siyang matino at hindi baliw. Tinanggihan na din ng Japanese authorities ang mga investigative materials na galing sa France. Yun ay dahil sa acquitted na ang kaso doon. Kaya naman, wala na mga batayan para maparusahan pa si Sagawa. Sa kalaunan, wala pang 2 taon noong August 12, 1986, pinalabas si Sagawa mula sa ospital. Ibig sabihin, walang opisyal na parusa para kay Sagawa sa Japan at wala ding opisyal na record. Naging dahilan naman ito na patuloy siyang nailagay ng press spotlight at nakilala siya bilang isang kanibalist. Sinabi niyang ginawa siyang kanibalism godfather ng press at masaya naman siya doon ang patuloy siyang makilala ng mundo bilang kanibalist. Pagkatapos ay patuloy pa siyang gumawa ng mas higit pang mga kasuklam-suklam na aksyon sa isang publication na tinatawag na The Fog na inihanda niya noong nasa mental hospital pa siya. Doon, inilarawan ni Sagawa ang lasa ng iba't ibang bahagi ng katawan ni Hartevelt, isang ganap na pagpapakitang walang bahid ang anumang pagsisisi sa kanyang ginawang krimen. Ininsulto pa ni Sagawa si Hartevelt sa pagsasabing itinaas pa niya ang ulo nito pagkatapos kainin ang kanyang katawan at sinabing masarap ka talaga. Nakabenta naman ng higit sa 500,000 copies ang kanyang autobiography na nagdetalye ng kanyang kanibalismo. Naging bestseller ito at isinalin pa sa iba't ibang wika. Sinimulang pagsamantalahan ng mga Japanese TV program pati na rin ng adult movie producers ang kasikatan ni Sagawa. Lumabas siya sa isang adult movie tungkol sa isang club kung saan kusang loob na gumagamit ng bawal na gamot ang mga babae, pinagputol-putol ang mga katawan at may mga malalaswang eksena.
Nag-shoot din siya ng mga adult movies na may mga western stars at inanyayahan pa siya sa isang pampublikong istasyon ng TV upang mag-host ng isang palabas sa pagluluto kung saan sinabi niya kung ano ang lasa ng hilaw na karne. Lumabas pa nga siya sa isang state commercial Japanese TV bilang pangunahing bida. Kumita rin siya sa pamamagitan ng pagguhit ng mga hubad na katawan ng mga babae. Sa ganitong paraan, namuhay siya bilang isang celebrity mula 1986 hanggang 1997. Ngunit pagkatapos, sa kasikatan ng internet noong huling bahagi ng 1990s, nagsimula ang pagkundina sa kanyang mga krimen. Maraming mga kanibalista sa buong mundo noong panahon yun. Pero tanging si Sagawa lang ang nagdetalye ng mga ito sa kanyang memoir at kumita mula dito. Wala pang kriminal na kumain ng hilaw na steak na tulad niya, saka inilarawan ang kalidad ng karne sa isang TV commercial. Bilang karagdagan, hindi siya nagpahayag ng anumang pagsisisi habang nasa TV. Nakangiti siya sa lahat ng oras at salita ng salita. Pagkatapos ay bumagsak ang negosyo ng kanyang pamilya at nabaon sa utang ang kanyang ama. At noong 2005, sa edad na 90 years old, pumanaw ang ama ni Sagawa na si Akira mula sa isang cerebral infarction. Ang ina naman ni Sagawa na si Tomiko ay hindi siya pinansin sa libing ng kanyang ama. Isang araw pagkatapos ng libing ng kanyang asawa, nagpakamatay si Tomiko. At sa kanyang huling hiling, sinabi niyang hindi dapat ipasa sa kanilang mga anak ang mana ng kanyang asawa. Ibininta ni Akira ang kanyang bahay at ibinenta ang kanyang mga ari-arian upang mabayaran ang kanyang mga utang. At si Sagawa Isii ay pinalaya sa kanila at pinatira na lang sa maliit na bahay na ibinigay sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na si Sagawa Chun. Noong 2013, sa edad na 64, nakabenta pa si Sagawa ng libro na isinulat niya tungkol sa pagkain kay Hartevelt na tinatawag niyang Sagawa's Manga. Sa parehong taon tulad ng kanyang ama, nahimatay si Sagawa pagkatapos ng isang cerebral infarction. Permanenteng pinsala sa kanyang nervous system kaya hindi na siya makagalaw at mula noon patuloy na lumala ang kanyang kalagayan. Pagkatapos noong 2017, si Sagawa Isii kasama ang kanyang kapatid na si Sagawa Chun ay nag-star sa video documentary na Kaniba, isang entry sa Puchan Film Festival sa South Korea. Sa video, binanggit ni Sagawa Isii ang Sagawa's Manga, isang talaan ng kanyang kakaibang pagpatay at cannibalistic acts. Namatay sa pneumonia si Sagawa noong November 24, 2022, sa edad na 73 years old. At sinasabing isinagawa ng kanyang pamilya ang kanyang funeral noong December 2, 2022. Ngunit nabatid na kahit na namatay na si Sagawa, nananatiling hindi nakikiramay ang publiko. Gayunpaman, ang kanyang legacy ay patuloy na pumukaw ng debate sa maraming tao. Bilang ang lalaki na piniling isa publiko ang kanyang mga kasuklam-suklam na ginawa at nananatiling dark figure ng modern history. Maraming salamat po sa panonood. Palagi po nating tandaang mag-ingat lagi at maging mapagmasid sa ating kapaligiran dahil ang kapahamakan kung minsan ay nagkukubli lang sa mapanglinlang na katauhan. Ito lang po para sa araw na ito. Hanggang sa susunod na kaso, paalam!